Hi guys, maganda nga po. May babalita ako sa inyo. Kasi today, nakuha ko na yung plaka ng motor ko after 4 years. My goodness, natagal na nun. 4 years, kaya ngayon, papalit tayo ng plaka. Plaka ko, yan. Huwag nyo nang tignan yung dumi ng motor kasi dumi talaga siya. Hindi ko inuugasan kasi panay ang ulan eh. Nakakabuisit eh. Kaya, yan. Sobrang dugyot. Oh, ang pangit. Hindi maganda masyado yung ano ko, camera ko. Yan. Tingnan nyo. Oh. Kaya ngayon, nagkakabit ko na siya. Actually, nakuha ko siya nung nakaraan pa. Hindi ko siya kinakabit kasi nga nasa Maynila ako eh. Sabi ko ikabit ko na lang kapag nandito na ako sa Malolos. Kaya yan. I-share ko lang sa inyo paano mag-registro ng motor ngayon sa bago kung anong mga kailangan, dapat, hindi dapat na gawin sa motor nyo bago nyo dalhin sa registro. Kaya yan. After 4 years, saka ako siya nakuha, so 2018 hanggang ngayon. Kasi, nag-appear na siya nung nag-renew ko ng registro ng motor. Kaya ako siya nalaman. So normally, ang process nun is, kailangan makita nyo siyang naka-register sa OR nyo na meron na kayong plaka ron. Then, punta kayo kung saan nyo, or kontakin nyo kung may number kayo, or puntahan nyo yung dealer na nabila nyo ng motor. Yun, nung nalaman ko na may plaka ko, kinunta ko sila, yun nga, sinabi nila na, oh sir, nandito na yung plaka nyo, putahan nyo na lang, dali nyo yung OR nyo, dali nyo yung CR nyo. Kung kailangan, sabi nila, kung sino yung kukuha, dapat it's either kapilido or asawa or kung sino man, dapat kapilido. Kung hindi nyo kaapilido, kailangan nyo ng letter na katunayan na pinakukuha niya, authorization, yung ano niya, yung plaka nyo. So yun, kung nakita ko nga, meron na siya. So i-share ko lang yung ano natin, yung pagkuha natin ng registro. Kasi dito sa may Malolos, meron ng bagong smoke test center dito banda yan sa may Paradise Resort, halos katabi lang niya. So hindi siya madaling makikita kasi nga nasa looban siya. So i-share ko yung Google Map para makita nyo. So yan, yung after ng tulay na yan, pag after ng tulay na yan, meron yung papasok na maliit. Yan. Yung makita nyo yung papasok na maliit na yan, pasok kayo dyan, dire-diretso yan. Makikita nyo dyan na malaking smoke test center na accredited ng LTO. Mas mahal sila ng konti kaysa sa mga smoke test sa labas, but hindi kayo mag-aantay ng isa, dalawa, tatlo, apat na oras para lang ma-smoke test kayo. In 30 minutes matatapos kayo dyan. Tapos ang kagandahan pa nun, di ba? Na-experience nyo na ba yung magparehistro kayo? Kunyari, nakuha nyo na yung smoke test nyo na papel. Pagkadating kasi diba sa LTO, chine-check pa yan nila. Yung ilaw nyo, busina nyo, kung gumagana ba doon kasi lahat na i-check nila. Yung ilaw nyo, busina nyo, yung kung namamatayan kayo ng makina, medyo mahigpit sila. Hindi naman totally mahigpit. Ako nga yung meron akong ilaw, pinapalitan nila. So, palitan ko na lang daw after nun. Kailangan, pagpupunta kayo doon sa testing na yun, para hindi kayo maabala, balik nyo sa stock yung muffler nyo, yung ilaw nyo, yung ilaw nyo kailangan original na kulay, hindi pwede yung iba. Headlight, okay lang na puti. Kasi yung headlight ko, yung high beam, low beam, magkaiba. Okay lang yun. Pero yung mga park light, yung signal light,
dapat naka-stock siya kasi babagsak kayo doon sa ano nila, sa test nila. Yeah, okay? So I think nasa 560 sila compare sa mga smoke test machine, smoke test center diyan sa iba kasi, 'di ba? Naranasan ko nga, nagpunta ako ng alas 9, natapos ako alas 3 eh. Na sobrang tagal. Doon in 30 minutes tapos ka kasi marami silang maraming area, hindi lang isa. I think isa, dalawa, tatlo, apat. Parang walo yata. Parang two lanes para sa motorcycle, then two lanes para sa sasakyan. Pero kabilaan yun. Parang mga ganun. Kaya yun. Mas maganda kumuha dun guys kung malapit kayo dito around sa Malolos. Puntahan nyo yun. The best dun. Kabubukas lang nila 5 months ago daw. Kaya hindi ko rin alam eh. Nagpunta ako dun sa may tapat ng Giginto LTO. Nung puno na, may nagsabi sa akin dun, sir, punta kayo dun. Dun mabilis. Yun. Nung pumunta ako, magpa-photocopy ka lang nung lumang OR mo, pakita mo sa kanila, then after nun, register na nila yon, mabayad ka, tawagin pangalan mo, then after nun, takalinya na yung mga motor nyo ron, tapos yun, okay na. Tuloy-tuloy na yon, mabilis, hindi katulad ng iba, magpipicture pa, sila hindi. Directly kasi yung parang may unit sila ng iPad, directly yung pipicturean doon, parang directly na magsasend sa mismong LTO. Yun ang kagandahan doon. Kaya, next time, doon na uli ako pupunta. Next year. Tapos, yun nga, yun lang naman, na-share ko lang, kasi, iba yung experience eh. Kasi ang bilis eh. Biro mo, pumunta ako roon, napakaraming pila. Hindi naman pila, siguro wala pang sampo. Nasa isang linya lang, isang linya kasi hindi pinipilahan, puro tricycle. Pero nung natapos yung mga tricycle, kinukuha na nila yung mga motor. Yung nagtetest. Tapos yun, dire-diretso na. Kasi pagkabayad mo, kapila na agad yung motor mo. Tapos ng isa, sunod-sunod eh. Tsaka kagandahan pa rin, hindi mo kailangan magantay sa result ng matagal. Kasi, antimano, kapag katapos ng test mo, ipiniprint na nila agad yung result mo, ibibigay na agad sa'yo. Pwede ka na umalis. Ngayon, kung gusto mo tawag doon, insurance, meron sila doon, in-offer, available, doon sa tabi ng mismong entrance nung center na yon. Kaya, parang, after mo noon, diretso ka na LTO, mantay ka lang sa LTO. Sa LTO din, mabilis na. Dati kasi, syempre, di ba, pag sabi ko kanina, pagdating mo roon, hindi ka na hindi na i-check yung papel mo pag alam nilang galing ka na doon. Kasi, di ba, minsan, check nila, ilaw mo, ganun, hindi na. Pasa mo, bibigay na agad doon sa may teller, type mo yung pangalan mo sa cashier, pagkabayad mo, ibibigay agad yung papel. Kaya lang ang papel ngayon, kasi ano na, hindi na yung maliit, parang hindi na yung maliit, ano na siya, isang bond paper na parang naka-xerox lang, ipiniprint lang, ganun. Yung copy mo, parang isang bond paper na parang pinprint lang doon. Pero okay lang, kasi ako nagpa-duplicate ako, hindi ko dinadala yung original na binigay nila, pina-photocopy ko lang. Yun ang yung lagi kong dala. So, yun lang. Try natin ikabit to. Pangit pa yung nabili kong ano eh. Ito yung sa likuran niya. Yung kabitan ng bolts and nuts. Kasi wala akong makitang maganda. Meron ako nakitang maganda, kaya lang. Ang ganda rin ang presyo eh. 200 binibigay sa akin nung nagbebenta bolts and nuts na yon, eh, hindi ako pumayag kasi masyado naman yatang mahal para okay lang naman din, kaya lang yung budget kasi mo 200 bibigay sa iyo. Paano ba pagkabit nito? Well, anyway, mama, i-google ko na lang kung paano siya ikabit. I-YouTube ko na lang, titingnan ko kung paano kasi. So, yun lang guys. Sana nakatulog yung idea yung ibinigay ko sa pagpaparehistro ng motor. Medyo madali doon. Promise, madali talaga siya. Madali siyang kumuha doon. Hindi kayo mahihirapan, hindi kayo matatagalan. Siguro in less than 2 hours, huwag lang magdadown ng system ni LTO. Naka-register na kayo. Kasama yung smoke na yun. In less than 2 hours.
Okay guys, tara, sabit natin yung plano natin. Let's go! Tagal-tagal, matagal-tagal din. Plano na. Ito, nakuha ko to sa ano, sa mismong kasa, nagbenta sila nito sa presyo. Kung yata yung pagawa ko niyan. Hopefully, hindi na siya malaglag. Sana hindi siya malaglag. Kasi iba katagalan. Susunod, hanap ako ng medyo maganda-gandang bolts and nuts. Gusto ko kasi sana yung may goba sa pinaka-nuts niya. At least, hindi siya luluwag. Alam niyo yun, guys. Baka may alam kayong bilian nun. Kasi mas maganda yun eh. Kahit na mag-vibrate yung motor, hindi siya mag-aano kasi may goma yung tornilyo. Parang yung tornilyo ko rito sa ilanim nito. Yun. Yung nuts niya, merong goma. Mas maganda kasi yun eh. Kaya maghahanap ako nun. Para at least safe yung plaka mo. Kasi mahirap pag nahurog ang plaka. Mahirap na. Magbabayad ka na naman. Diba? Kaya mas maganda na yung okay. Kasi yung kaninang in-offer sa akin na 200, bolt lang siya, wala siyang nuts. So, maghahanap pa ako. Kaya, hindi ko siya rin binili. Do siguro kahit may, kahit bolt and nuts yun na ano, hindi ko rin siya bibili kasi mahal. Wala akong budget pa. Para doon, medyo mahal eh. Mga siguro kung 100, okay pa eh. Yung 200, isa. Diba? Parang hindi yata practical yung ano nila. Okay guys, ito, pakita ko na sa inyo. So, ayan. Minong motor, no? Bad trip kasi yung ulan, eh. Kasi, ilinis ka. Ang kalinis mo. Ganyan na naman ang itsura niya. Ay, naku. Kaya, nakakatamad linisin minsan, eh. Pero mamaya, lilinisin ko yan bago ko lumuwas bukas. Yung gulong ko, medyo pud-pud na. I think kailangan ng palitan. Kasi yung dumadapa na siya hanggang dito. Hindi tayo maka-discount sa Takara eh. Naghahanap ako ng murang gulong. May nakita ako sa Shopee yung Beast. Mas mura yung presyo niya compare mo sa Quick Tire. Tsaka yung Sapphire ba yun? Eh yun eh. Kasi ato budget pa ako. Kaya medyo naghahanap ako ng medyo affordable na gulong. Kasi sa gulong ko, kailangan na talaga siyang palitan. Ayan o. Medyo putpud na talaga siya. Lalo yung likuran. Yung harap medyo okay pa eh. Yung gulong ko nga pala guys, ito yung tagal na to. Isang taon, mahigit na yata ito. Ano siya? Quick tire siya na 100 by 80. Hindi siya kasi lapad nung, ano, napansin ko lang, hindi siya kasi lapad nung 100 by 80 ng Pirelli Angel Scooter. Kasi I think mas maha, ano yun eh, mas malapad kaysa dito. Yung pagka, kanyari, tinignan mo from here sa likuran, mas mataba siya ang tignan.
Mas matamang tignan yung Pirelli. Tumito mo, tingnan nyo yung harapang gulong ko, guys. O, di ba? Medyo pudpud na rin. Pero ito, tingnan mo, medyo kito pa yung pinaka kulay nung yung, alam niyo yung guhit pagka bago pa. Baka may mag-sponsor sa atin ng gulong. Baka naman, kahit discount lang. So, yun lang. So, yun lang guys. Salamat sa panonood. Na-share ko lang yung ating plaka na dumating. Sana nakatulong yung process ng pagparehistro ng motor. Sobrang dali doon. Try nyo doon. Marami kayong kung sa tingin nyo magiging mas madali para sa inyo yung pagpunta rito, or kung try nyo doon, kung taga rito lang kayo, mas malapit kayo, okay na okay doon. Or napadaan kayo, taga ibang lugar kayo, napadaan kayo at kailangan nyo na nang ipa-smoke yung motor nyo, requirements para sa pagpaparehistro. Try nyo dumaan doon. Napakaganda ron. Maluwag na maluwag yung area nila. So, yun lang guys. Maraming salamat sa pag-support sa channel ko. At abangan nyo yung aking review sa Kicks engine oil na ilagay ko nung nakaraan. Sinaling ko yun, nasa 42,000 kilometer ngayon. No, I think 42,000, 47,200 ngayon. 47,500. So, itakbo ko na siya ng 300 kilometer. So, nakita ko na yung difference. Abangan nyo sa susunod kong video. Bye guys! Salamat!